Taong 2018 nang maulilang lubos si Joanna. Namatay ang kanyang nanay sa sakit na diabetes. Samantala, iniwan sila ng kanilang tatay sa poder ng kanyang tiyuhin. Lagi akong mapuntang chapel. Sasabihin ko, mama ko wala na. Iiyak lang ako ng iiyak. Sasabihin ko, bakit ganito? Bakit ako pa? February 13, 2024, isang lihim ang isiniwalat ni Joanna kay Agnes. Ano nangyari sa'yo? Sino yun? Sino? Sino nang baboy sa'yo? Sino nang ginawa niya sa'yo? Napansin nila yun sa ano ko, sa katawan ko, gano'n. Pati yung pakikisama ko. Sinasabi ko na sa'yo na mag-iingat ka. Sino yun? Nang madiscovery ni Agnes na pinagsamantalahan ang kanyang pamangkin. Nung nalaman na nila nanay, ayun, nag-ano na kami sa pala ng kaso. Noong minsan po ako maglaba po sa itong bahay. Masundal po ba ito? Agad niyang sinamahan si Joanna sa police station para magsampa ng reklamo. Sinubukan niya po ako ulit. Gasain. Mabuti na lang po. Nasa kabilang kwarto po yung mga pamangkin niya. Ang victim natin ay ulila na pong lubos. Ang lagi pong katulong ng ating victim ay ang kanya na pong tiyahin. Siya na rin po ang katulong niya sa pagsampa ng kaso. Ayon sa salaysay ni Joanna sa mga polis. Bago nangyari ang pananamantala ni Jello, makailang beses nagpakita ng motibo ang binata sa dalagita. Nagbibigay daw ako ng motibo. Sabi ng pinsan niya, mahilig daw ang mag-crop top kaya naaano siya sa... December 21, 2023. Hanggang ang pagiging madikit ni Jello, na uwi raw sa krimen. Nang maiwan si Joanna at Jello sa bahay nila Jenny, isinagawa ng binata ang maitim na plano.